Kung ikaw ay recently lang na na-diagnose na mayroong pre-diabetes or kung mayroon ka na talagang diabetes or if you know someone na mayroon nito, alam mo ba na hindi mo kailangang pagdusahan ang sakit na iyan habang buhay kasi kagaya nila, mayroon kang pwedeng gawin para ma-reverse ang condition na yan. Yung iba dito sa mga tao na ito ay mayroong type 2 diabetes sa loob ng 10 to 20 years, gumagamit ng insulin sa loob ng 10 to 15 years, pero currently, dahil binago nila ang kanilang way of eating, ay tinanggal ng kanilang doktor lahat ng kanilang maintenance, medications, and even ang paggamit ng insulin. Marami na tayong mga proof, mga testimonials na nagpapatunay na nakakatulong naman talaga si low carb sa pagpapababa ng ating sugar level. Kaya lang, marami pa rin yung natatakot dahil eto kasing way of eating na ito ay nakakapagpataas ng ating cholesterol. Kaya for today's video, in-invite ko si Sir Marco Reyes para pag-usapan ang cholesterol. Dito sa interview na ito, sinagot niya yung mga tanong kagaya ng ano ba ang importance ng cholesterol sa ating katawan? Tama ba na katakutan ang cholesterol? Ano ba yung dapat nating magawa para maibalik sa normal or para hindi tumaas ang ating cholesterol habang tayo ay naglo-low carb? Totoo rin ba na ang mataas na cholesterol yung nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng bara ang ating mga ugat? Sasagutin lahat yan ni Sir Marco Reyes. Ayan, naka-live na tayo. Hindi ko alam kung paano itatago yung guest natin for tonight. Kasi first time akong gumamit nitong Zoom app, pero for sure kilalang kilala nyo na rin siya at marami sa inyo yung nakafollow sa kanyang page. So isa siya sa mga ano, ating mga low-carb advocates na... Ay, naririnig ko yung sarili ko, wait lang. Okay. Ayan. Bigla ko narinig yung sarili ko, nagulat ako. Oh, ayan. Alam niyo na, kilala niyo na kung sino yung ano, yung magiging guest natin for tonight. Isang expert syempre pagdating sa topic na cholesterol. Kaya marami tayong mga questions na ano, first week pa lang natin, questions tungkol cholesterol na yung mga nare-receive ko sa inyo. Kaya hanap tayo ng ano, kausap na lang tayo ng expert para mas panatag yung loob natin pagdating dito sa topic na ito. So, Sir Marco, hello po, maraming salamat at pinaunlakan niyo kami. Yung pangungulit ko. Yeah, thank sure. Oh, my pleasure. Oh, thanks for inviting me. Sorry po, ako po pala yung may problema. Ah, okay. Nakamute po pala ako. Naku, sorry. Buti na lang nabasa ko po yung mga comments nila. Ako po pala yung nakamute. Okay. Pasensya na po. Ayan. Okay, nanarig mo na ako? Yes, opo. Okay, very good. Sorry, ayan. So ano, Sir Marco, kasi familiar na po siguro kayo sa mga ganitong concerns, di ba? Yung usapang cholesterol. Kasi kahit ako po, na-turn off ako sa idea ng low carb dati. Lalo na yung keto kasi high fat. So yes, napapayat ko nga yung asawa ko pero pinataas ko naman yung cholesterol niya. So salamat na lang. Takot kami sa lahat ng pagkain na nakakapagpataas ng cholesterol. And until now, marami pa rin po tayong maririnig from other health experts na sinasabi na huwag kayong maglo-low carb kasi nakakataas ng cholesterol yan. So tulungan nyo naman po kami na ano, pakalmahin nyo naman po kami pagdating sa topic na ito. Ano po ba yung mga dapat naming malaman tungkol sa cholesterol po? Ang cholesterol kasi ay kaya tayo ay talagang paranoid sa mataas na cholesterol. Isang scam kasi yan. In fact, noong 1970s, ang guideline ng cholesterol ay 300 milligrams per deciliter. Bakit ngayon umabot sa 200 na lang milligrams per deciliter ang total cholesterol? Dahil nagkaroon ng National Cholesterol Education Program sa Amerika, sila nagsabi na bababain daw cholesterol dahil masama daw ang cholesterol. Tapos, apparently, parang majority, 8 out of 10 dun sa panel na yun, ay mga binabayaran ng mga pharmaceutical companies na producer ng statin. So, naturally, and yung time na yun, after yung mga 1980s, talagang yung bad science ni Dr. Ansel Keys na talagang ano, hanggang ngayon, up to now, yung lipid theory of heart disease, hanggang hindi pa talaga napatunayan. And globally, 50% ng mga naatake sa puso, no, triple bypass, operations, ay normal naman at mababa ang cholesterol. Kaya mga, madami sa mga
mga best-selling books, yung mga cholesterol con, mga cholesterol hoax, mga written by mga cardiologists katulad ng Dr. Philip Ovadia, yung Get Out of My Operating Table, si Dr. Asimanot, kasi siya rin cardiologist sa UK. Siya yung sabi na useless talaga ang LDL, ang total cholesterol and LDL cholesterol to know, to prevent heart disease. So ano po tayo niyan? Pero masyado na kasi malalim ang talagang brainwashing sa atin yun eh. Kaya it's really not a surprise na sarabihan tayo ng masamang cholesterol. Diba? But we have been really very successful in lowering cholesterol sa pamamagitan ng statin. In fact, ang statin sales ng mga 2020, mga $1 trillion. Biro mo ang budget ng buong Pilipinas, gobyerno, ay 5 trillion pesos per year. Ang national health expenditure ng Pilipino ay 1 trillion pesos. Ang benta ng mga statin, $1 trillion. Because they have been really successful in lowering cholesterol. Ironically, yung mga incidence of heart diseases, talagang lumaki na lang lumaki with no stopping yung acceleration, exponential increase. Ngayon, taon-taon, 20 million na tao namamatay sa sakit sa puso. Di ba? Isn't that a big tragedy? Sabi ni Dr. George Mann, this is the biggest scientific deception of all time na ang saturated fat tsaka ang cholesterol ay ang cause ng heart disease. Iwanan na po natin yan. Kung gusto nating maayos sa ating sakit sa puso, hindi tayo ma-stroke, hindi tayo ma-heart attack, hindi tayo magka-aneurysm, angina, ischemia, iwanan na natin yung maling konsepto na mali ang cholesterol. Ang cardiovascular health po ay hindi siya dependent sa cholesterol. Ang cholesterol is a minor biomarker lang. Ano po yung mga talagang major and independent biomarkers of cardiovascular diseases? Ito yung blood triglycerides. Sabi ni Professor Ken Sicaris, sabi niya yung mga running daw sa mataas sa cholesterol, 30 years out of date na sila, 30 years na silang obsolete. Imadam siya sa YouTube, nandun siya. Pero yung mga nagsasabi na mataas ang iyong triglyceride at concerning nun, sila yung mga up-to-date. So yung pa-isa, blood triglycerides, pinaka-importanting biomarker. Ang pangalawa ay yung HDL cholesterol. Na ang HDL cholesterol, ang optimal ay dapat more than 60 milligrams per deciliter. Yung triglycerides, optimal ay below 100 milligrams per deciliter. At yung pangatlo, ito yung blood sugar levels natin o yung HbA1c, yung glycosylated hemoglobin. Itong tatlo na yan, ito yung pinaka-importante. Tapos, kung magdadagdag pa tayo ng lima para kumpletuhin yung tinatawag na metabolic syndrome, dadagdag mo dyan yung blood pressure. So, kung ang blood pressure mo ay more than 130 over 90 milligrams per milligram mercury, may hypertension ka. At yung pangalawa, kung mataba ka, kung ang waist circumference mo ay malaki, more than 35 inches. So, nakompleto mo na yung tinatawag nilang metabolic syndrome o yung insulin resistance. Meron ka lang 3 out of 5 niyan. Mataas ang blood sugar mo, ang blood triglycerides mo more than 150 milligrams per deciliter, ang HDL mo below 40, meron ka na talagang insulin resistance o metabolic syndrome, which are really talagang the major cause of cardiovascular disease. Yung cholesterol wala diyan. Yung HDL napasama diyan, which is really the cholesterol. Ito yung HDL kasi ito yung naghahandle ng tinatawag na reverse cholesterol transport.
pag may mga nagbabara dyan, oxidized na LDL, cholesterol, sila yung parang garbage truck na kinukuha. Tapos, pumapasok to sa loob ng ating ano eh, yung mga endothelium, maliliit siya, HDL, pinakamaliit sa lahat ng lipoprotein. Pumapasok siya, kinukuha yung whatever is yung oxidized doon, inflammatories, binabalik sa liver for recycling. Ni-recycle siya sa sinapakadaming function po ng cholesterol eh. So, pwedeng gagawin sa bile, sa hormones natin, mga babae, pag-imbalance sa hormones, hindi mo ayos. So, yung estrogen, progesterone, sa lalaki, kailangan cholesterol para sa testosterone. Pag masyado kang stress, kailangan mo ng cholesterol para doon sa cortisol. Pag ang blood pressure mo, isa sa mga nag-regulate ng blood pressure natin, o aldosterone, nagawa rin sa cholesterol. Yung immune system natin, kailangan din ng cholesterol. Yung anti-inflammatory, antimicrobial. Yung immune system natin na nire-regulate ng vitamin D, cholecalciferol, gawa rin sa cholesterol. At kung kumain ka ng taba, hindi mo matadigest ang taba kung walang cholesterol. Kasi yung bile, na cholic acid, ay yung chinodeoxycholic acid, gawa rin sa cholesterol. At hindi pa yan, hindi pa lang yan. Most important of all, each cell of our 100 trillion cells ay may yun sa lipid membrane niya ay may cholesterol din. Yung mga 40% ng ating bawat lipid to protect us from so many things ay may cholesterol din. So extremely important po ang cholesterol sa ating kalusugan, sa ating buhay. Ang nagpasama lang niyan, ano pa, nagsabi na hindi maganda ang mataas na cholesterol. Ito yung mga una, yung mga bad science na pinangunahan ni Dr. Ansel Keys na overwhelmingly disproven. At yung second, yung sumakay naman ng mga negosyo, ito yung mga statin makers, sumakay dun sa masama daw cholesterol na kumita sila ng lampak-lampak. So yan po ang dalawa kung bakit tayo ay praning sa cholesterol. Huwag po tayong mag-worry, especially when we are in a low-carb diet. Kasi kaya, meron ng panibago studies eh. Ito nga, may mga class action suits na nga eh. Yung mga statin makers na sa dami ng side effect ng statin. And then recently, may pinalabas na study si Dr. David Diamond, Dr. Paul Mason, Dr. David Unwin din yata. Sabi nila, statin therapy is not warranted when you are on a low carbohydrate diet. Ang ganda nung ano. And because of that, so nasa low carbohydrate diet ka, because of that, triglycerides mo mababa, less than 100 milligrams per deciliter. Ang HDL mo mataas, more than 60 milligrams per deciliter. Pero tumaas ang cholesterol mo. Based on that study, with so many overwhelming backed up by references and studies, una, hindi mo kailangan mag-statin para pababain yung cholesterol mo. And second, if indeed you still agreed to take statins, mas matindi ang adverse effects mo nung statin. From diabetes to kidney disease to so many things. So, yun po. So, in summary, wag po tayong mabahala sa cholesterol. Especially when we are in a low-carb diet, pag tumaas sa cholesterol, that's protective. That's non-atherogenic lipid profile. Mm-hmm. Thank you po, Sir Marco. Kaya lang, meron po kasi kaming napanood. Napapanood nyo naman po siguro yung mga debunking low-carb diet, debunking keto na mga videos. And palagi nilang sinasabi na lalo na yung mga surgeon, 'di ba? Yung mga nakapag-opera sila daw first hand, nakapag-opera na sila ng someone na merong bara sa kung saan mang parte ng kanilang katawan, and sinasabi na puro taba yung laman nun. Kaya sure na sure sila na kaya masama sa katawan ang cholesterol. Kasi kapag yung mga bara-bara natin sa katawan, na mga ugat, taba yung nag, 'di ba, taba-taba daw po yung mga
mga plaque na nagbabara or nagiging sanhi nung bara na yon. Kaya nga nila binibigyan nila tayo ng statin para bumaba yung nakakakos nung mga bara na yon sa ugat natin. So paano naman po yun, Sir Marco? Una, yung that's a very good comment. Yung para yung tinatawag na atheromatous plaque, hindi naman siya 80% niyan ay fibrous tissue. So fibrous tissue na kasama yung collagen, yung mga macrophages na naging foam cells, yung mga ito yung process na when you have inflammation, nasugatan po tayo. Nasugatan tayo. So ang nangyari sa natural reaction ng immune system natin, papalapotin yung dugo natin para magsara yung sugat, mamamaka, sinasugatan, tapos pupunta na doon yung mga langib. Yun yung malangib, yun yung fibrous tissue. No, which is, meron akong ni-research dyan eh, na one time post ko, na yung talagang dinisect nila yung cadaver, tinignan nila yung, and also, just look at Google, atheromatous plaque. Makatama dyan, fibrous tissue, meron macrophages, foam cells, may collagen, may calcium, kasi nga calcium kailangan para yung part of the healing process. May mga cholesterol crystals, konti lang. Ito yung, which is part of the healing process also. Ito yung tinatawag na lipoprotein A. Na, sir, gusto mong pagalingin yung damage eh. Kung baga pag nasunugot po tayo ng bahay, tapos andyan na yung mga bombero. So, tama ba na sabihin natin, ang bombero kayo ang arsonista? Bakit? Kasi kayo nandyan. Nandyan kayo sa pinagsunukan ng bahay. Arsonista kayo. Kayo may kasalanan. Totoo ba yun? Di ba parang nakakatawa? But it's the same ridiculous explanation on why cholesterol is bad for cardiovascular. Kasi andun nga yun. It's part of the healing process eh. So meron kayong, even yung mga macrophages, nagpupunta sila dun sa kung may infection, mataas ang blood pressure mo, whatever. So nagpupuntahan yung immune system natin towards the inflammation. And they cover it up with that plaque. Yun yung plaque. So hindi yung ang salarin, hindi po yung plaque. Ang salarin ay yung una, yung inflammation. And major cause of inflammation, yung tatawag na insulin resistance. So pag mataas ang blood sugar mo, masisira yun eh, yung glycocalyx na para yung dugo is talagang free-flowing, sira yung, tapos ang high blood sugar, na-oxidize yung LDL. Ang LDL kasi po natin, medyo sensitive eh, yung lipoprotein. Sensitive siya. Una, ang ginagawa ng glucose, nag-glycate, yung tumitikit. Kaya ng HbA1c, glycated hemoglobin eh. Dumidikit yung glucose doon sa protein. So yung LDL, naging glycated LDL. So inflammatory siya, highly inflammatory. Kung stressed out ka, nag-smoke ka, yung LDL mo na-oxidize. At pag nangyari na yan, tapos kumataas pa ang insulin mo, na-promote pa siya ng coagulation, na inflammatory response. So, yan po yung nati-trigger ng immune system response to heal that inflammation and kaya nagkakaroon yung mga plaque. So, ang salarin ay hindi po yung cholesterol. At una, hindi naman talaga fibrous tissue yung may ganun, kinocover niya. Sa loob niyan, yun, may calcium, may mga cholesterol crystals na konti, lipoprotein A. Ganun po nangyari. Kumbaga sa skin po, para po siyang keloid pala, no? Hindi po pala siya taba. Hindi po pala siya pure na taba lang. Yes, oo. Ang taba kasi,
ang talagang major cause din na nangyari ng inflammation na taba, hindi naman talaga yung saturated fat, hindi naman talaga yung fat. Ang isang major inflammatory na taba, nagko-cause din yan ng atherosclerosis, ay yung mga, una, yung mga seed oils, pati seed oils, mga omega-6, six oils, canola oil, soya oil, corn oil, sunflower oil, high omega-6, highly inflammatory yan. Tsaka nga pala, ang interesting dyan ay pag uminom, itry nyo, uminom kayo ng madaming canola oil, bababa ang cholesterol nyo. Bababa ang cholesterol. Kaya yun yung reason kung bakit sabi nila, oh, brings down cholesterol. Pero sa mga studies, mas madali silang namamatay. Yung mga high omega-6 fat, mga seed oils, mas higher all-cause mortality nila from infection, from all sorts of diseases, from atherosclerosis. Ang nangyayari dyan, kasi nga nasisira yung cell, so para i-repair yan, kinukuha yung cholesterol sa blood, binabalik sa cell membrane. Kaya bumaba yung cholesterol mo sa blood para ma-repair mo yung cell membrane mo. Pero hindi pa rin nagagawa ito tuloy. Kaya they are more susceptible to so many, mostly sa mga infection. So magka-COVID ka, mas prone ka to mga adverse effects. Oh, interesting. Tama po ba yung intindi ko, sir? Bale, ang mangyayari, di ba yung mga pinagbabawal natin ng mga inflammatory na pagkain dito sa way of eating na ito, na mostly is low carb din naman, parang yung sinabi niyo po, canola oil. So kapag in-insist natin, kasi meron pong ano, meron po akong mga bagong mga comments ngayon, na sabi, hindi healthy yung canola oil, alam mo ba? Parang yung sinabi niyo po, Sir Marco, na nakakapagbaba nga yan ng cholesterol eh. Tapos sa ganitong countries, yan yung ginagamit. Kaya mabababa yung cholesterol nila. So, mali pala yun. Kasi ang nangyayari pala, yes, bumaba yung cholesterol, pero nag-induce ka naman or nag-start ka naman ng sugat. Parang ganun. Layman's term na tayo, guys, ha? Parang nagkaroon naman ng sugat sa loob ng iyong katawan. And syempre, hindi ka magsusurvive nang andyan nag-exist lang yung sugat. So, ang gagawin ni cholesterol, since si cholesterol nga yung taga-heal natin, isa sa mga taga-heal natin ng katawan, to the rescue siya, pupuntahan niya yung sugat. Kaya, from cholesterol na palutang-lutang sa dugo, pupunta siya dun sa site na na-damage ni canola oil. So, bababa nga yung cholesterol, pero prone ka naman sa mas marami pang sakit. Yes, yes. Ang tawag nila dyan ay pwedeng i-start yung homeoviscous lipid theory. More or less, it's still a theory. But theory which is parang, which explains why yung mga mataas yung all-cause mortality. Yung kasing, yung mga high, yung mga seed oils, canola, ano naman yung madaming namang clinical trials and scientific studies yan na talaga tumataas yung all-cause mortality. Even yung mga previous studies pa. Kaya nga, yun yung basis. Kasi sa atin naman, di ba, parang we just want to know the facts eh. Hindi tayo dito ng fake news eh. So we don't deny that yung mga seed oils like canola, bumaba yung cholesterol. Which is, according naman talaga sa maraming studies since the 1970s. And from the same studies, mas madali sila namamatay. So yung mechanism of action ngayon, yun nga eh. So you have to go deeper into the function of cholesterol. You know, yung cholesterol protects us eh. From the bilimuhan, we have 100 trillion cells about it. And then I may pat. Ang function ng cholesterol ay yung rigidity, fluidity of the cell membrane. At yung, kumbaga may pader. Dapat may hollow blocks yan. Yun yung function ng cholesterol. Kung kumain ka ng seed oil na polyunsaturated fat, very unstable po siya. So, in-incorporate siya doon sa cell membrane. So, kumbaga, ang bahay mo dati ay gawa sa pader, nasira ngayon. Ang nasira yung pader, ang pinagtapal mo ay plywood. Pinagtapal mo ay yung mga dayami. So, di ba po, hindi delikado yun eh. So, in order to correct that mistake, what the body does,
O yung cholesterol, medyo magtaas tayo. Magsemento tayo dyan. Magsemento. Hindi pwede ang dayami. So yun yung homoviscous lipid theory na yung all-cause mortality is dahil nga sa dito rin sa napagbaba ng cholesterol, pagtaas ng mga seed oils, ay nasisira yung ating mga yung mga cells. Mm-hmm. Ang galing. Sobrang interesting. Ayun nga, ulitin ko lang po yung sinabi nyo kanina, no? So, ibig sabihin, hindi tayo dapat matakot na mataas yung, if in case na with low carb, tumaas yung cholesterol natin. Okay lang. Kasi, tama po ba posible na merong site na hini-heal yung katawan natin kaya nagtaas ng cholesterol yung ating katawan? Parang ganun po ba yun? Yeah, so basically, let's not worry about cholesterol. Let's not mess around sa ating katawan na pababain o pataasin ng cholesterol. Hayaan natin po ang ating katawan. Kasi ang cholesterol po is from dietary cholesterol to cholesterol production in the cells, cholesterol production ng liver, very tightly regulated yan. It's very tightly regulated. Kumain ka ng, kaya nga doon sa dietary guidelines natin, yung sa mga dietary cholesterol, wala, yung sa label, wala na dyan na nakalagay na cholesterol na warning eh. Kasi sabi ng USDA, dietary cholesterol is not a nutrient of concern for overconsumption. So kumain ka ng 10 itlog, araw-araw, yung mataas ang cholesterol itlog, okay lang yun. Sabi ng USDA, it's not a nutrient of concern for overconsumption. Alam niyo po kung bakit? Kasi ano lang naman eh, 15% na cholesterol production, cholesterol sa body galing sa dietary. Majority, 85% galing sa ating katawan. Kung madaming kinakain mong cholesterol, mag-a-adjust siya. Diba 15%? Siguro, tumain ka ng 15 na eggs. So, madaming cholesterol. Mag-a-adjust ngayon po yung production ng cholesterol natin. Diba? Ang ganda ng mechanism na yan. So let's not mess around with cholesterol. Kaya yung mga mabababa ang cholesterol, tingnan niyo po yung mga nagkaka-Parkinson's, Alzheimer's, dementia, yung mga dementia, mostly mga Alzheimer's disease, even yung mga clinical depression, mga violence, suicides, which I showed in my presentation dun sa National Low Carb. Ang very common observation sa kanila, mababa yung kanilang cholesterol. Dahil, alam niyo po ba na 20% ng cholesterol sa ating katawan ay nandun sa brain natin? 20%. Even if the brain is just 2% by weight of our body. Kasi ang cholesterol, bakit ang cholesterol madami sa brain? Kasi bawat yung nerves natin going from our brain to yung central nervous system, sa spinal cord, yung peripheral nervous system, yung nerves papunta sa mga buong katawan natin, yung peripheral nervous system natin ay may yung somatic, may somatic division, meron ding autonomic division, ibig sabihin, pwede mong kontrolado ng muscle mo, voluntary, may involuntary din, let's say palpitation, yun yung sympathetic autonomic nervous system. So lahat yung kailangan po ng cholesterol mula dun sa synapse. So, nakita po nyo sa video natin, si Eileen, anong kulay niya, etc. Ako, kailangan ng cholesterol. Ang cholesterol, ando mismo dun sa synapse. Tapos bumabalik yan sa nervous system, sa central nervous system, sa brain, doon sa papunta doon sa axon. Yung axon naman ng nerve ay nababalot din ng mostly cholesterol din, yung tinatawag na myelin sheath. Kayong iban kakatusok-tusok paresthesia, diabetic neuropathy, yung retinopathy na nasira ang mata dahil yung myelin sheath nila nasisira. Yun, nababalot yun ng cholesterol. Yung synapse natin, nababalot. At madami rin dyan
cholesterol for neurotransmission. So, kaya po, napakadelikado when you mess around with cholesterol. Napakadelikado. Let's have our body make or reduce or increase its cholesterol kung ano yung kailangan. Mm-hmm. Ang galing, surprisingly, 20% po pala siya no, na nasa brain natin. Yes. Kaya pala, nakakatakot pala kapag pinababa si cholesterol. So, to summarize lang lahat-lahat, huwag kayong matakot with cholesterol. Basta, maayos yung triglycerides ninyo, tama po ba? Maayos yung HDL, tapos maayos din yung sugar, BP, and yung waistline ninyo, eh, napaka-sexy naman. So, hindi natin kailangang matakot. Kasi yun po yung nakakatakot eh, sinasabi nila, o mababa nga yung sugar mo, hindi ka na umiinom ng, hindi ka na nag-i-insulin, pero kamusta yung cholesterol mo? So, magkakaroon ka daw po ng complications kahit na mababa yung sugar level mo dahil sa mataas na cholesterol. Hindi pala totoo yon. Hindi. Meron nga dyang mga studies na yung sa presentation ni Dr. Iris Radel na lean mass hyper-responders na ito hindi lang mataas ang cholesterol, super taas pa. More than 600 milligrams per deciliter ang total cholesterol. Na, but they are, yung cardiovascular health nila maganda. Yung pag-ipa-test mo, yun pa, if you are really concerned about your high cholesterol, magpa-coronary artery calcium test kayo. Sa Manila doctors, mga may package sila mga less than 5,000 may lipid panel test na. Mag-ano kayo ng sa carotid, CIMT, carotid intima media thickness. So far, yung mga studies na ngayon, mataas yung cholesterol nila, they're on a low-carb diet, mataas yung cholesterol nila. Yung iba nga super taas. Pero yung CAC score nila, coronary artery calcium, marami sa kanila zero. Very interesting. Meron madami na akong post sa dyan, sa page ko yung dati na nag-check siya ng CAC score zero. Pero yung cholesterol niya ang taas, para more than 600 milligrams per deciliter. But they are on a low-carb diet. Ang triglycerides nila, mababa mo, less than 100 milligrams per deciliter. HDL cholesterol nila ay more than 60 milligrams per deciliter. Hindi sila insulin resistant. HbA1c nila below 5.7%. Yung waist circumference nila below 35 inches. Yung blood pressure nila normal. So wala silang atherosclerosis even if their cholesterol is high. Mm-hmm. Ang galing. Marami nga rin po ako nakikitang ganyan, sir, kasi ano, yung syempre yung mga member ako ng mga group sa, yung mga foreign na group ng carnivore diet, low carb, keto, ganyan. Tapos, mahilig sila magpaganyan yung mga CAC score na puro sila zero. Na interesting nga kasi pataasan sila ng cholesterol, kaso puro zero. Kaso ang problema po, di ba kapag magpapamedical po kayo para sa trabaho, kunwari seaman kayo, so kailangan nyo magpa-medical bago kayo ma-release or para bago kayo sumampa sa barko. Eh kapag hindi po normal yung inyong test, hindi po kayo papatuloy yun kasi unhealthy daw po kayo eh. So paano po kaya yun? Yun nga eh. So yun yung reality ngayon eh. So we just have to accept that reality kasi siyempre, importante din naman yung trabaho nyo. Di ba? Diyan yung kinabubuhay ng pamilya nyo. Although yung basis nila ay obsolete na. Di tama. But then again, kung kailangan sa employment, kung kailangan sa insurance nyo, so kailangan yung, you have to be in that range. Yung mga followers ko, so, mansa din, I just give them options. Yung una, yung mga gustong manatili ng low carb pa din, ginagamit sila ng Feldman protocol. Yung Feldman protocol, dinevelop ito ni David Feldman. Di ba po ito yung sinabi ko na ang cholesterol natin is tightly regulated? Kumain ka ng 10 itlog,
ibababa ngayon ng katawan mo yung production ng cholesterol. So anyway, yung Feldman protocol ay very high fat. Kasi ang so kung kumain ka ng maraming taba, yung mga ano, yung mga saturated fat na healthy fat sa beef, sa yung beef o pork. Ano. So pag kumain ka ng maraming taba, ay i-down-regulate ng liver mo ang production ng VLDL. Ang VLDL kasi, very low density lipoprotein. Ito yung nagkikary ng taba. At yung LDL, galing lang sa VLDL. So kumain ka ng maraming taba, no, usually kasi ganyan, ang taba at cholesterol kasama na eh. I-down-regulate ngayon ng liver mo yung production ng cholesterol. So bababa yung cholesterol mo, blood cholesterol mo. So parang biohack siya, tatawag na biohack. Mga 3 days before the test, kakain ka ng maraming taba. Except coconut oil. Kasi ang coconut oil ay, ang tawag dyan, iba kasi ang coconut oil eh. Kasi mataas yung MCT niya, yung medium chain triglyceride na. It's not that it's bad, pero when you want to reduce your cholesterol, ang tendency ng MCT, hindi siya dumadaan sa normal digestion process. Di ba kung kumain ka ng maraming taba, mataba ng baka, kumain ka ng bulalo, maraming taba yun, mga talo. So, ipapackage yung taba sa lipoprotein, sa chylomicrons. At yung madami sa bile, then digest, tapos sa chylomicrons, iyanahan sa system, sa lymphatic system natin, tapos yung chylomicron remnants, yun maging VLDL, LDL, HDL, etc. Ang MCT ng coconut oil, kaiba, diretso na kagad siya eh. Hindi siya, nagdiretso kagad siya sa hepatic portal vein, sa liver. So kaya kung mag-Feldman protocol kayo, ang kakain niyo yung maraming taba ay yung mga animal fats na healthy animal fats like pork, tallow, not so much yung coconut oil para bumaba yung cholesterol nyo. Tapos yung mga, may mga followers ako, kasi ako pinopost ko lang naman eh, yung mga Feldman, sila rin yung gumawa ng study na sinight ni Dr. Iris Radev, yung mga lean mass hyper responders. So pinopost ko lang naman yung studies, tapos nagme-message sa akin yung mga OFW na bumaba daw yung, bumaba nga talaga yung cholesterol nila, ginawa nila yung Feldman protocol. So yun yung isa sa option. At yung isa ay ginagawa nila. Yung temporary lang, syempre, para bumaba yung cholesterol nila. Mag-starting sila. Kasi effective ang starting sa pagbaba ng cholesterol para during the examination, mas lower yung cholesterol nila. Tapos pag umakit na sila ng barko, doon na ulit sila magtutuloy-tuloy na low carb. Yung third option naman is medyo tataas mo yung carbohydrate mo. It doesn't have to be high carb. Let's say kung keto ka na 20 grams net carb max per day, pwede mong itaas siya to moderate o to even liberal low carb na up to 100 grams net carb max per day. At yun, mapapansin na baba din yung cholesterol. So yun yung mga options. Thank you, Sir Marco. Interesting, no, yung Feldman protocol. Diba, sabi po, kapag kumain ka ng maraming taba, tataas yung cholesterol mo. Pero with Feldman protocol, or ang katotohanan pala, the more fat, animal fat na kakainin mo, mas bababa pala si cholesterol. So, ang ganda ng hack nun, no? Kasi tightly regulated siya, eh. Kaya kasabi ni USDA, dietary cholesterol is not a nutrient of concern for overconsumption. I-adjust ng body natin yung production ng cholesterol according to the your diet, according to yung kinakain mo. Kaya, yun din po yung base. Kaya, huwag na tayong mapraning sa cholesterol. Our body is, kumbaga, millions of years of evolution, na perfect na niya yung how to handle cholesterol, na perfect na niya. Kung naka early humans, nakapatay ng baboy ramo,
maraming cholesterol na mag-down-regulate ngayon yung production ng sariling cholesterol ng katawan. Ayan, ang galing. Thank you po. Naku, 42 minutes na tayo nag-uusap pero ang dami ko pang gustong itanong. Pero entertain po muna natin, Sir Marco. Baka mag-overtime tayo eh. Alam nyo kasi guys, hindi alam, nakalimutan na ano, kinulit ko lang to si Sir Marco. Alam nyo namang busy itong si Sir Marco. Kaya wag nating sayangin ang kanyang oras. Wag tayong mag-overtime. Meron po tayong question dito sa Facebook group po. Na baka gusto niyo pwede niyo po kaming tulungan na ano nasagutin. Ito po, nilagay ko po sa chat kasi medyo mahaba po siya eh. So, sabi dito, good evening. Ang blood chem result niya daw po kasi ayan, total cholesterol niya medyo nag-worry si Miss Fe, 340. So, HDL niya naman ay 78, LDL 247, triglyceride 78. So, ito po, tapos post-stroke na rin po siya, tapos may atrial fibrillation, mitral stenosis, maintenance ng statins, warfarin, metoprolol, and normal naman po yung BP niya, and HbA1c niya is 5.9. Tapos 66 years old po siya. So anong masasabi niyo dyan, Sir Marco? So una, apparently, parang it's obvious na magandang diet niya ngayon. Kasi ang triglycerides kasi, para mapababa mo ng more than 100 milligrams per deciliter, hindi siya madali eh. Hindi siya madali eh. Yung normal is below 150. And if you reduce it to below 100, hindi siya madali. So there has to be at least a restriction dun sa carbohydrate intake niya. So kaya bumaba yung triglycerides niya. Na optimal na. Yung HDL niya, 78 yata. Yes, milligrams per deciliter. Optimal na rin kasi hindi madali yung for it to go higher than 60 milligrams per deciliter. Eh. Yun nga yung the holy grail of the pharmaceuticals. Eh. How to have a medicine to increase your HDL kasi yan nga yung di ba na-mention ko, yun yung uniquely responsible for reverse cholesterol transport. Pag may mga baraka o atherosclerosis o ever yung ang nag-bridge track kinukuha niya, binabalik. So, optimal triglycerides niya, optimal ang kanyang HDL. Yung kanyang triglycerides HDL ratio is below 1.0. Ibig sabihin, low risk siya for atherosclerosis. So, in summary, ito yung tinatawag na lipid profile na non-atherogenic. Ang kanyang LDL, although mataas, di ba? Pero ito yung non-atherogenic. Ito yung tinatawag na pattern A. Ang pattern A, LDL. Kasi pang LDL ay dalawang klase. Isang malaking LDL, isang maliit na LDL. Yung maliit na LDL, ito yung pattern B, LDL. Ito yung nakakabara. Kasi sa liit niya, pumapasok siya dun sa endothelium, nagkakosang damage. Yung pattern ALDL, ito yung non-atherogenic LDL. Ito yung large, buoyant LDL. So, kaya ito yung tinatawag na triad of dyslipidemia. Tatlo yun, triad. Yung triglycerides mo, yung HDL mo, yung LDL na pattern mo. Sa kanya, pattern ALDL, na non-atherogenic di yun yung bumabara. At ang triglycerides niya optimal, HDL niya optimal. Kaya yung sabi ni Dr. David Diamond, kaya I encourage you to read that. It's very recent. At so many, ang daming references. Kasi sabi niya, statin therapy is not warranted on a low carbohydrate diet when your lipid profile is non-atherogenic. And so, in summary, hindi nyo po kailangang although mataas yung LDL nyo, hindi siya concerning. Kasi hindi naman siya atherogenic. Eh. Ito yung mga pattern B, LDL. Hindi nyo kailangan mag-statin period. Kasi ang statin is a bad news po yan. Eh. Basahin nyo, search nyo. Yung statins stimulate atherosclerosis and heart failure. Type nyo. Diba? How come
ang statin which is supposed to bring down our risk for heart disease. How bakit yung statin mismo ay nagpo-promote ng atherosclerosis and heart failure? Kasi nga po pinababa niya yung cholesterol. Eh. Ang cholesterol is extremely crucial sa ating health. Pinababa niya yung pathway niyan, yung mevalonate pathway na tinatawag, na kasi nga binlock nung statin yung HMG-CoA reductase, kaya hindi tumuloy yung mevalonate. So hindi nagproduce ng cholesterol, ang disaster, hindi siya nagproduce ng CoQ10. Kasi andun siya sa pathway na yun eh. Coenzyme Q10. Ang coenzyme Q10, para sa energy natin, no, close your hands, kailangan mo ng CoQ10 dyan. Kasi yung sa electron transport chain, para ma-generate ang energy, kailangan mo CoQ10. Kaya mapansin mo yung madaming katagalan ng statin. Isang, ano lang, nahapunan. Lakad lang, bakit ka na stairs na hapunan. Tapos yung skeleton, yung muscle na lang, nasisira. Hindi rin napaprevent din yung production ng HIM-A. Ang HIM-A is important for brain function and also for energy. Tapos, ang isa pa, yung vitamin K2. Ang vitamin K2 po, yung calcium, kasi ang calcium is a parang delikadong mineral eh. Yes, it's good kasi if it goes to our bones and teeth, pero calcium pwede makuha sa calcification, arteries, martataka, atherosclerosis. Kailangan ng vitamin K2 to keep calcium in the bones and teeth and away from soft tissues. Pag nag-statin ka, prevent niya yung vitamin K2 na yan. Kaya yung study na statins stimulate atherosclerosis, kasi na-prevent niya yung vitamin K2. At isa pa yung last, yung prenylated proteins, na-prevent din nila yan. Kasi ang skin cells, ang skin cells natin, kailangan mag-renew, kailangan niya ng prenylated proteins, yung isopentyl adenine in particular. Our skin, nag-renew every 10 hours to 5 days, nag-renew lahat ng skin cells natin. Ay yung gut natin, lining, kaya ba tayong gut issues eh. Kasi pag kailangan mag-renew niya, palpak yung mechanism. Kaya may GERD, may IBS, IBD, SIBO. Oh. So, ang dami po ng, kung pinag-statin kayo, di ba, non-atherogenic ang profile nyo, hindi kailangan nag-statin, tapos pinag-statin. Kaya sabi sa study ni Dr. David Diamond, you are more, yung risk mo for adverse effects ay mas grabe. Mm-hmm. So, hindi po nyo kailangan mag-statin. Nakakatakot. Ibig sabihin, wala namang problema sa kanilang katawan, pero binibigyan nila ng problema dahil sa statin. Although yung sa kanya kasi parang na-stroke na siya dati, di ba? Mm, yes po. So, yun kasi medyo sensitive eh. Medyo sensitive na kasi, kaya although yung binibigay po natin dito, opinion niya, opinion lang, hindi po to medical advice. But in general, hindi po kailangan according to the studies. Mm-hmm. Yes. And reminder lang po sa nalulubat na ako. Kukunin ko lang yung ano ko, charger ko. Sige po. Ayan, reminder lang din sa mga nanonood na yung mga dinidiscuss natin today or tonight is mga information and sinishare lang namin sa inyo yung mga knowledge and yung mga, kung gusto niyo ng further research about it, go ahead. So, ang dami ko ng mga notes na nailagay dito for further research, yung mga na-mention kanina ni Sir Marco. And also, about statins, ayan, ngayon alam niyo na yung pros and cons sa pagtitake nun and kung candidate ba talaga kayo sa pagtitake nitong medication na ito. So, hindi naman namin sinasabi na itigil yung lahat ang pagtitake ng statins kasi syempre hindi naman kami doktor and kailangan pa ng ano niyan, kailangan pa ng consultation for that. So, better, kaya ito yung palagi naming ina-advise, better na mag-seek kayo ng consultation sa isang low-carb doctor kasi si low-carb doctor, alam niya kung paano titignan talaga. Hindi yan masyadong takot sa cholesterol. So, kapag nagpatingin kayo sa low-carb doctor, tapos ganito yung resulta, kagaya kay Miss Fe, baka matuwa pa yan sa inyo, i-congratulate pa kayo niyan. Di ba po, Sir Marco? Yes. Oh, tama. Ayan. So, ayun lang po.
Dahil lobat na si Sir Marco, wag na natin siyang ano, wag na natin siyang kulitin. Wala naman na po masyadong mga questions dito. Parang nabigyan na po talaga ng linaw yung mga haka-haka nila at saka concerns nila. Kasi yun po yung palagi kong nababasa na questions, ng mga comments and concerns na rin po. Na yes, mapapababa nga ng low carb yung sugar mo. Pero sugar lang yon. Meron ka pang mga other body parts, mga other parts pa, mas importante yung parte pa ng iyong katawan na dapat mong bigyan ng ano, pansin, such as, yun nga, cholesterol, yung mga ugat mo na nagbabara-bara na dahil sa pagkain mo ng mga fatty na pagkain. So, ayan, thank you po. And according kay Miss Pepo, thank you Sir Marco sa explanation. Kaya pala lagi akong may muscle cramps. Ayan, confirmation Sir Marco nung sinabi niyo. Palagi daw po siyang may muscle cramps. Tapos, kaya lang ayaw ng cardio niya na itigil yung statins niya. Kaya nga ano siya eh, magpatas siya ng creatine kinase, CK. Kung mataas yung creatine kinase, may muscle damage siya dahil sa statin. Kaya tingin ko sa kanyang not atherogenic lipid profile, ano, she's doing good. Hindi niya kailangan na statin. Ayun. Hanap tayo siguro ng second opinion kung ganun. Kasi ayaw po ni cardio niya. Oh, kasi when you, kaya nga that's good that she's watching us eh. Kasi although we respect you, if you look for a kahit mga low carb cardiologist, totally different yan sa i-search si Dr. Asim Malhotra. Hindi talaga anti-statin talaga yan, kasi Dr. Philip Obadia na cardiac surgeon, hindi talaga kayo papag-statin. Or kaya nga maganda po, congratulations that you are seeking other opinions. Kasi ang low carb ay based talaga siya. These are very recent studies, very talagang pinapag-aralan ng husto. And to tell you that when you are on a low carb diet, naging non-atherogenic lipid profile nyo, although tumasa cholesterol nyo, ay hindi siya concerning. Ayan. Ang ganda nga po ng ano niya, ng result niya. Paano ba naman kasi itong si Miss Pe, naka-strict low carb po yan. Masunurin po yan pagdating sa pagla-low carb. Congratulations. Congratulations. And wala kasi akong ano dito, wala po akong pa-effect na ano, yung may lumalabas na picture sa gilid. Kaya hindi ko maipapakita yung Facebook page ninyo. Pero ilalagay ko yung link ng Facebook page ni Sir Marco para ma-follow niyo siya. Tapos kung paano yung narinig niyo na way ng pag-explain ni Sir Marco, ganun din siya ka detailed pero simplified na explanation pagdating dito sa mga sobrang critical na topic about low carb and nutrition. So, ayan, hanapin natin, i-stock natin siyang lahat para mas matutunan pa natin yung mga ano, mas maintindihan pa natin si low carb. Meron pa po ba kayong message para sa mga viewers natin, Sir Marco? Yun nga po, so congratulations for going low carb. Please feel free po to search yung mga nabanggit natin, yung mga studies, para on your own mabasa mismo yung pinaka main references. But just to tell you that you are on the right track with going low carb, kasi I don't think there is a way of eating na nutritional na siya which could really talagang reverse yung ating mga diseases from insulin resistance, na basically ang insulin resistance is the andyan na yung lahat na samsaring sakit eh. And ang pinaka cause niya ay talagang overconsumption ng carbohydrates. So you are on the right track and congratulations po sa inyong lahat. Ayan, congratulations. O, narinig niyo yan kay Sir Marco ha. Huwag kayong matakot sa ano, sa taba. Kasi hindi yung taba yung may kasalanan, si carbohydrates. So, basta maayos naman yung triglycerides ninyo, yung mga minention kanina, eh, okay na okay ang inyong health. So, ayan. Thank you sa sa panonood. And thank you rin po, Sir Marco. Naistorbo naman kayo ng isang oras. Maraming salamat po. Sana next time magkita na tayo pag nagkaroon ng National Low Carb Event ulit. Sige. Bye-bye, everyone. Okay, bye. Good night. Good night po.